Magandang gabi sa inyo mga minamahal na kapatid. Tayo ay nasa ika-anim na araw ng paghahanda para sa pagdiriwang ng dakilang kapiyesta ni San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na Birhen Maria at pintakasi ng Santa Iglesia. Atin po ngayong pagninilayan ang buhay ni San Jose, ang matapat na tagasunod. Pag-alala. Ang paghahandog kay Jesus sa templo. Ang paghahandog sa templo ay pag-alaala sa pagliligtas ng buhay ng mga unang anak ng mga Israelita mula sa tiyak na kamatayan nang tinaga ni Yahweh ang lahat ng panganay sa Ehipto mula sa pinakapanganay ni Paraon na tagapagmana ng trono hanggang sa panganay na bilanggong nasa piitan pati ang unang anak ng lahat ng hayop. Mula noon, ipinag-utos ni Yahweh kay Moises na italaga sa kanya ang mga unang anak, tao man o hayop. Ang mga unang anak na lalaki ay nararapat na iukol ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Inako ito ng mga Levita at sila ang lubos na gumaganap sa mga natatanging gawain ng pagsamba sa templo. Ang mga
unang anak ay tinutubos mula sa paglilingkod sa pamamagitan ng pag-aabuloy sa santuwaryo ng templo. Tandaan natin na tayo ay para sa Diyos. Huwag natin kalilimutan na ating buhay ay dapat maging karapat-dapat sa Diyos at sa ating mga mahal sa buhay. Pagninilay, ang matapat na tagasunod. Si San Jose, isang masugid na tagasunod ng batas ni Moises. Tinupad ni na Jose at Maria ang kautusan ng Diyos kay Moises na nakasulat sa aklat na Eksodo at nagsasabi, "Italaga ninyo sa akin ang lahat ng panganay, akin ang mga anak na lalaki ng Israel, na magbubuka sa bawat sinapupunan, maging tao o hayop." Masugid na sinunod ni na Jose at Maria ang kautusan ng Diyos. Inaalay nilang muli sa Diyos ang kanilang anak na si Jesus. Ang Ebanghelyo ni San Lucas ay nagpatutuo na nang dumating na ang araw ng paglilinis nila ayon sa batas ni Moises, dinala ang sanggol sa Jerusalem para iharap sa Panginoon tulad na nasusulat sa batas ng Panginoon. Hindi sila umiwas o humingi ng pabor. Tinupad nila ang inaatas na batas ni Moises. Ang Diyos ang nagmay-ari ng ating buhay. Ito ay para sa Kanyang kagustuhan at sa Kanyang natatanging pamamaraan. Dapat tayong maging bukas para sa Kanya. Dapat na palagi tayong nakalaan para sa Diyos. Hindi dapat na makipagtawaran tayo sa Diyos. Nararapat lamang na tayo ay malinis at umaayon sa Kanya. Tulad ni na Jose at Maria, ialay natin sa Diyos ang lahat ng nasa atin at ang buo nating pagkatao. Ibalik natin sa Diyos ang lahat, ang parangal, ang pagkilala at ang kadakilaan na nararapat muling ibigay sa Kanya. Ialay natin muli ang lahat sa Diyos. Kung ano tayo ngayon, ito ay dahil sa mga kabutihan ng Diyos sa atin. Kung ano man ang nakamit o napagtagumpayan natin, ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Sa pagtulad na pag-aalay na sarili ni na Jose at Birhing Maria, lumapit tayo sa Diyos, higit na magtiwala sa Kanya, at ibalik natin ang lahat sa Kanya. Panalangin. O makapangyarihan Diyos, maawaing Ama, Ikaw ang aming bukas palad na tagapagbigay. Ikaw ang aming mapagpalang tagapag-alaga. Dala ng buong pusong pagmamalasakit ni San Jose at ng kanyang walang pasubaling pagsunod sa iyo. Iniaalay namin sa iyo ang aming kalakasan at kagalingan, ang aming panahon at kayamanan, ang aming katungkulan at kakayahan. Hubugin mo kami para sa iyong kadakilaan. Gamitin mo kami ayon sa iyong pamamaraan. At gawin mo kami na iyong matatapat at mga matuwid na manggagawa sa iyong ubasan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupukuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, as Anak, as Espiritu Santo. Kaparoon nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan.
Amen. Litanya ni San Jose. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, maawa ka sa amin. Diyos Anak, tagapagligtas ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo, maawa ka sa amin. Banal na Santatlo, iisang Diyos, maawa ka sa amin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. Magiting na angka ni David, ipanalangin mo kami. Kaningning na mga patriarka, ipanalangin mo kami. Kabiyak ng puso ng Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Malinis na tagapag-alaga ng Berhen, ipanalangin mo kami. Amain ng Anak ng Diyos, ipanalangin mo kami. Maagap na tagapagtanggol ni Kristo, ipanalangin mo kami. Puno ng banal na pag-mag-anak, ipanalangin mo kami. Jose, higit na matapat, ipanalangin mo kami. Jose, higit na malinis, ipanalangin mo kami. Jose, higit na maingat, ipanalangin mo kami. Jose, higit na matapang, ipanalangin mo kami. Jose, higit na masunurin, ipanalangin mo kami. Salamin na pagtitiyaga, ipanalangin mo kami. Mangingibig ng karukaan, ipanalangin mo kami. Huwaran ng mga manggagawa, ipanalangin mo kami. Kaluwalhatian ng gawaing pambahay, ipanalangin mo kami. Tagapangalaga ng mga bituin, ipanalangin mo kami. Tagapangasiwa ng mga mag-anak, ipanalangin mo kami. Kaginawahan ng mga nasaktan, ipanalangin mo kami. Pag-asa ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. Pintakasi ng mga naghihingalo, ipanalangin mo kami. Kinakatakutan ng mga demonyo, ipanalangin mo kami. Tagapagtanggol ng inang simbahan, ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, iligtas mo kami, O Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pakapakinggan mo kami, O Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, O Panginoon. Ginawa niyang pinuno ang kanyang tahanan at tagapangasiwa ng lahat ng kanyang ari-arian. Manalangin tayo, O Panginoong Hesus, sa iyong walang hanggang kabutiang loob, ay sadya mong pinili si San Jose upang maging kabiyak ng puso na iyong kabanal-banalang ina. Hinihiling namin ipagkaloob mo na kami ay maging karapat-dapat na siya ay maging aming tagapamagitan sa langit ay siyang kinikilala naman dito sa lupa bilang aming tagapagtanggol, ikaw na nabubuhay at nagahari sa daigdig magpasawalang hanggan. Amen. Watching still the child.
Jesus from